baba na daw. So siguro din na, ang dami niya kasi sigurong dala. Para naman yung husband ko siya yung uuwi. Waiting for the hug down the stairs. May tao dyan kaya hindi rin ako lumalabas kasi may tao dyan. Apartment lang kasi ito. Ang ingay niya. May iba ka masama. Wala pa naman ako susi. He's coming. Naririnig niyo guys. Naririnig niyo. Ang dami pa. Assalamualaikum. Galing pa ng word, nag-skip lang para ihatid yung gamit. Sige na, see you later guys. Kasi hello, assalamualaikum mga parangga. So ito na yung guys, yung mga continuous nung vlog ko kanina umaga, yung nagdalo sa akin ng asawa kasi nga naghati dyan sa akin ng isang bag and yung mga bagay na binili na sa akin eh. Ipapakita ko sa inyo mga parangga. Ayan, okay, isa-isahin natin. Welcome back to my channel again. So, yun nga, the first thing is, eto, nagbili siya sa akin ng jacket kasi nga, di ba, malapit na ako mag-travel pa, uwi ng Pinas. So, sabi niya, bibili ako ng couple jacket and dalawa were the same. I think color lang ang hindi. Yan siya, guys. Makapag kasi natadlamig na dito. It's a jacket hood. Ganyan po siya. And yes, yes, yes. American Eagle. Ang brand. And, ito, guys. Hindi ko siya as in yung tipong in-expect kasi nga that time na naglabas kami ng last month Foot Locker, hindi niya ako nabilihan kasi nga yung sizes nila is malaki and sobrang liit, so yung size ko wala, so sad to say yun nga, wag niya ako nakabili. And sabi ng husband ko, yun ang hindi na daw ako bibili, ganito ganyan, okay lang daw kasi may shoes naman din talaga ako. And yun nga, he surprised me na bumili pala siya sa online. Ito daw yung gagamitin ko para pag uwi ko ng Pinas, ito na yung gagamitin ko. Thank you so much pa for buying this. Ito po, ito daw yung gagamitin ko pang flight. So sabi ko, sobrang nag-touch ako guys kasi may natignan. Ito yung natignan niya sa akin. Yan. Guys, hindi ako nagmamaybang or anuhan, nag-share lang ako kung anong binibigay yung husband ko sa akin. And ano yung mga hindi ko alam dito na pinagalan niya. Sa maleta talaga kasi binili niya itong maleta. And guys, hindi ko rin talaga alam, surprise din niya. Meron naman ako eh, American Tourister. Meron naman akong maleta. But then, binili niya ako ng isa kasi para mas okay daw, so dalawa. And yung isang anak may tanda na alaga ko, nabigay din siya sa akin ng brown na maleta. And sabi ng husband ko, ito pa rin talagang dadalhin ko kasi nga, nag-effort siyang bilhin ito. So sabi ko, sige, ganun talaga, so blessed. So thank you so much. Ayan lang. Bigat pa. We have to pull. Alam ko to guys. Alam ko na to before pa lang kasi wow, hindi ako sponsor na Huawei. Sana nga no. Wi-Fi. Huawei Wi-Fi sa brother ko. And Huawei Y6 sa father-in-law ko. Sa tatay ng asawa ko. Ayan. So, mabigat-mabigat siya guys. I think tatanggalan ko to ng carton kasi nga kukuha siya ng mabigat siya guys. At saka malaki yung space na kukunin niya. And of course, yes, yung matagal na ito sa kanya. Yung husband ko guys is sobrang ma-value siya sa gamit. Hindi siya ganun-ganun na matagal na to. I think nag 2 years na tayo ito sa kanya or 1 year and a half ganyan. Pinatago niya lang. Speaker siya guys. Hindi niya as hindi nagal. Kasi nga may mga gamit na din sila doon ng kaibigan niya. Nung kasama niya sa kwarto. Sa accommodation. And hindi siya basta-basta ganun naglalabas ng mga gamit na sounds lang dito ganyan. Yan siya guys, Samsung. Alam ko na to guys sa hindi. Yun lang yung hindi ko alam na binili niya is yung shoes ko talaga, hindi ko alam yung itong maleta. Kasi akala ko dati okay na ako sa maleta ko na isa na yung large. Tapos sabi ko mag-hand carry lang ako ng ano. And then headset. Before, I have one. Pero nung umuwi ako, binigay ko sa brother-in-law ko kasi sabi na asa ko, ibigay ko na lang kasi bibigyan niya ako. So, pabili pala ako guys ng tea. Yes, tea. Because me and my mother-in-law. And yung mother ko. Pero green tea. Kasi napabili pa ako na yung as in talaga na yung anong tawag doon, yung hindi siya green, yung red ganun. Green to red ganun. Tawag dyan, para sa mother ko. And headset para sa brother niya. And may dalawang damit, puro puti. Nike and Jordan.
set na lang. And guys, hindi talaga mawawala yung chocolate. Nauso dati. Bumili lang daw siya. So, sabi ko para sa ano? Para sa father ko. Nabili naman kami ng mga damit niya para sa father ko, sa mother ko. Pero nandun sa isa. So, kasi ito lang naman din talaga yung dinala niya sa akin yung kanina. So, yun na guys. Thank you so much for watching. Sabi niya, dalahin ko na yan sa'yo kasi kung dadalhin ko siya, the time na pupunta ako sa'yo, sobrang haggard kasi nga guys, hinatiran niya ako ng isang maleta, itong binili niya. Dinala niya rin yung isang maleta ko dito na puno ng gamit. At saka, kasi papackage ko na lang yun kasi sobrang dami na talaga ng dala ko. Inunti-unti namin nakakutin niya yung gamit ko dito. So, kasi nga, di ba, almost 6 years din ako nag-stay dito. So, syempre, kahit paano may mga gamit, talaga ako na ang hirap dalhin lahat na pwede naman ipapackage, di ba? Mas okay na ipapackage mo kasi mas hindi ganun kahagard sa akin na magdala-dala ng sobrang daming maleta. Okay na yung isang maleta ko is large and dito medium. And then, mag-hand carry ako. And backpack, siguro. Sobrang blessed ko talaga sa asawa ko, guys. Hindi ako nang ano. Kasi sobrang, alam mo yung parang siya na yung uuwi, sobrang supportive niya talaga. As in talaga. Sobrang, sabi niya nga, parang ako talaga yung uuwi. Parang ako na yung uuwi sa ating dalawa. Sabi ko, sige lang, hindi kayo malapit ka naman din uuwi. And yun nga, sabi ko, kailangan makapunta ka na rin dito. Kasi, para mas maayos natin yung maleta, mas maayos natin ng maayos. And yung paano ko siya ipagkasya lahat ng gamit ko. And, kung paano maging maayos lahat tapos pulitulak sa maayos na kasi na kinakabahan ako guys parang pakiramdam ko hindi talaga kasya yung sa dalang maleta parang pero siguro blessed pa rin kasi kung hindi yun magkasya dadalhin na lang yan so isasalin na lang dun sa balik-bayan box ganun yung mangyayari mga kalangga so yun nga then that time na pumunta siya dito sa atin guys nag-skip lang siya sa work niya napaalam lang siya sa manager nila na pupunta ka dito kasi hati niya hati siya sa akin so alhamdulillah yun nga nakapunta din talaga siya dito at hindi na kakagad na kung pupunta na ako and yung mga maleta na ipapadala ko sa kanya and yung mga maleta na dadalhin ko kapag ihati niya sa airport sobrang dami so at least na yung mas marami pa na gamit na parang nahakot na niya doon sa kanila so at least iba hindi na ganun kahirap sa amin na magbitbit ng maraming gamit lalo na siya kung uwi siguro kapag ihati niya ako ng airport siguro pag bumalik siya sa kanya sabi niya magkukumit na lang ako kasi may bus naman so sabi ko ang hirap naman pag marami kang bitbit so at least kung hinintayin ko siya bago ko ito guys i-arrange ng maayos kasi hindi ako magaling mag-arrange na yung tipong as in talaga bongang-bonga magkakasya lahat siya yung may mga talent ng ganun sobrang excited guys see you Philippines mga palanggan siya alas malapit na sobrang malapit na siguro makakarelate yung mga akampo natin o if that you know ng ganitong mga moment yung pakiramdam ko hindi na ako ina magiging LDR naman kami ng husband ko, yung mga amo ko na may iwan ko, nandito na naman tayo na mag-emote, mabuti na may tissue pa dito. And yun nga, pero iniisip ko talaga is, as in, think positive lang ako na iiwan mo man sila, at least maganda yung mga naiisip nila sa'yo. As in, walang parang, hindi man lahat, pero karamihan sa kanila na parang naging mabuti kayo, wala talaga yung nasabing nag-away, kito ganyan. Sa tagal ko sa kanila, sobrang, alhamdulillah, blessed talaga na nagkaroon ako ng employer na katulad nila. And sa husband ko, diba, ang hirap talaga maging long distance. Pero for the sake na may anak na kayo and worth it naman na uuwi ka dahil nga para sa baby mo, para kahit pa paano lumaki yung anak mo na magabayan mo, yun talaga yung straight forward namin ng asawa ko na plano is, uuwi na talaga ako, alagayan ko yung baby ko, and kung ano man yung mangyari, maghanap ako ng work, pwede kayo magbe-business or something, kahit na ano na lang, as long as yung baby namin is lalaki sa akin kahit paano makilala niya yung tatay niya, makilala niya ako bilang nanay niya. Kasi sobrang, kahit paano naman guys, sobrang yung sister-in-law ko and the family ng asawa ko, sobrang bait naman and sobrang lusog ng baby namin. Okay na okay siya, walang problema, alhamdulillah. Pero, nanun pa rin ang point na ang sakit kasi nga both parents na wala sa tabi mo, ganun. So, yun na napag-desisyon na talaga namin ng husband ko na talagang mag-for good na ako.
And let's say na lang for a few years na tingnan natin kung mag-aaral na may yung baby ko, kung yung asa ko mag-for good, kung may mahanap ba akong trabaho na mas maayos, or something na mag-business na lang. So at least kasama mo yung pamilya mo. So malalaman natin yan, guys, diba? Lahat naman ipagdadasal natin. So para at least mag-guide tayo ng Allah kung ano yung right path na mapupuntahan natin. So yun na nga, long distance relationship is not easy, guys. Sobrang naranasan na namin yan before. Hindi siya ganun kalit. Pero with that time, wala pa kaming baby. Iba na yung ngayon. So yun na nga, guys, sa mga long distance dyan na mag-asawa, mag-boyfriend, ganyan. Tiwala lang talaga, kailangan iwasan yung mga tukso-tukso, mga ganyan. And pray lang kayo, center nyo si Allah, si God, na maging maayos ang lahat. And hopefully makakasurvive din tayo kahit na ilan lang yung nakakasurvive sa mga ganitong sitwasyon. Lalo na kapag may anak na din, diba? So kailangan mas lalo kayong maging matatag, magtulungan na lang kayo kung saan maging maayos yung pamumuhay natin. Diba, ganun lang yung mga palangga. So yun nga, marami na akong dada. Yun nga, bye-bye. I love you all, mga palangga. See you next to my vlog. And don't forget to subscribe, guys. Like and click the notification bell, guys. So at least ma-notify kayo kung gusto nyo mapanood yung mga videos ko na incoming. Yun na, bye-bye, guys. Thank you so much sa mga loyal na mga kaibigan ko. Alam nila kung sino kayo. Yan na, goodbye.